Ito yung mga benefits na nakita ko ngayon na nandito na kami, no? Siyempre, yung una is rent-free. Siyempre, wala kaming nirerentahan, no? So, rent-free talaga, as in wala. So, pangalawa is yung health ni Papa. Yun lagi kong concern kasi sa sobrang syempre stress si Papa sa business namin kasi siya lahat yung gumagawa yung ano sa longganisa and all. So yun, hindi talaga siya nakakapag-exercise. Nakikita niyo si Papa, medyo lumalaki talaga si Papa. So dito masaya ako kasi doon kasi sa amin hindi siya masyadong nakakapag-basketball kasi nga natatakot siya doon kasi maraming mga tambay at taga hindi naman taga kami taga roon. Diba? Yung mga nasa labas kasi yung mga basketball court sa labas ayaw niya makaanong away ganyan, so natatakot din siya. So dito kasi syempre dito siya lumaki, so dito lagi siya nagbabasketball at saka malapit yung basketball court sa amin, guys. So talagang napupush siya na magbasketball at ako lagi nasasabi pa magbasketball ka ganyan. So syempre ngayon actually ngayon may improvement yung kanyang likod, medyo lumiliit na siya kasi talagang pinagbabasketball ko siya. Yun yung benefit, isa yun sa malaking benefit talaga. And then pangatlo syempre for Hagrid, masaya ako for Hagrid kasi isa din sa Hagrid sa nagbabasketball dito tsaka hindi mainit kasi covered yung court, no? And maraming bata dito, maraming tao, so marami siya nagkakahalumilo. And wala lang siyang time mag-TV eh. Lagi na siyang nasa labas. So, masaya ako na ganun yung ano, kasi yung ambience ito, masaya talaga siya, no? So, ito yung mga realization ko, guys. So, i-push. So, ito yung aking mga realization na, syempre, na nandito kami. So, una, siyempre, dati, na-share ko na yan, nangangarap ako ng tiny house. Pinangarap ko talaga siya. As in, lagi ako nanonood ng mga tiny house, tiny living. Kasi, simple lang kasi talaga ako. Simple lang. Kasi dumaan din ako sa mga malaking bahay na tirahan namin. Kaya siguro yun yung frustration ko na parang nakita ko kasi yung sitwasyon namin dati. Malaki yung bahay pero kami lang yung nakatira ni nanay at saka tatay, tapos yung malungkot, tapos ako lang mag-isa, diba? Wala kong, may kapatid ako pero si kuya kasi nandito siya sa Cagayan, bihira lang siyang umuwi dun sa amin before. So nangangarap ako ng tiny house. And then nung nandito na kami, in-arrange ko na, sabi ni Papa, Ma, diba nangangarap ka ng tiny house? Ayan na, tiny house. So nag-sink in sa akin yun. Oo nga, no? Kasi sabi ko kasi kay God, lagi akong nagdadasal na sana magkaroon, baka ano kami ng tiny house. Parang, eto yung naging tiny house talaga. Literal na tiny house kasi lahat yung gamit namin nandito talaga sa loob. Yung aming ano. So hindi ko imagine nga na magkakasya lahat yung kakailanganin namin dito sa loob ng aming kwarto, no? So talagang sabi ko nga parang pina-experience din sa akin yung feeling ng tiny house kasi dati pa naman maliit naman yung bahay namin sa kabila. Ay, yun pala guys, hindi ito yung bahay na tinitirhan namin na nakikita nyo lagi sa vlog before. Doon sa kabila yun. Isang bahay lang ito guys pero may connect lang. Yung kasing bahay na tinitirhan namin, may kapaang yung kapatid na kasi niya, yung bunso nila na babae, yung may anak na at saka asawa, sila na yung nakatira doon. So hindi na namin sila pinaalis kasi syempre nakaano na sila doon eh, nakatira na sila. So kami na yung nag-adjust syempre kasi bumalik lang namin kami dito. So hindi na ito guys, pero kami pa rin yung paggawa nitong ano na to kasi ito yun din yung naging bahay namin unang-una before. Yun, parang wala pa si Hagrid noong time na yun. So yun. So sabi ko nga, ayun, nasa na ba ako? O diba, nawawala ako? So yun yung aking realization na hindi na ako naging specific kay God kung ano yung tiny house na gusto ko. Sabi ko lang, gusto ko lang maliit na bahay. Ayun. Pangalawa, ito yung na-realize ko. Pwede pala kaming mabuhay na ganito lang. Alam mo yun, talaga yun yung pinaka talaga nag-sink in sa amin ni Papa. Napag-usapan talaga kami na yun. Grabe no? Ang dami namin gamit dun sa kabilang dun sa bahay namin na nererentahan. Tapos dito, hindi namin ma-imagine na nagkasya lahat yung aming kailangan. Konti lang pala yung kailangan namin para mabuhay. And yung contentment, alam mo yung nandun,
kontento ka. Tapos, yun, konti lang yung lilinisin ko. Parang, tapos, pwede naman kami magtambay sa labas. Mainit na talaga dito sa mga, ano guys, mga lunchtime. Mainit talaga dito. Pero, may option ka naman kasi sa labas, sobrang hangin. So, pwede kang lumabas, no? Bawal lumabas. So, yun. So, yun yung realization namin na parang, pwede naman pala kaming mabuhay ng ganito, no? Tapos, ang dami pa naming dinaanan na, ano, tapos, basta yun. And then, number three, ito yung na-realize ko din na nung umalis kami dito sa bahay na to, at saka tumira kami dun sa nirerentahan namin, na-realize ko na hindi ko na malaya na naging materialistic na pala ako. You know what I mean? Naging materialistic na ako na in a sense na parang kasi I think normal naman siguro talaga yun pag meron kang bahay. Pag may mga empty na lugar, parang iniisip mo na kailangan may malagay ka dyan. No? And then, bili ka ng bili. Tapos, parang hindi natatapos yung kakailanganin mo sa buhay mo. Parang, laging may kulang. Alam mo yun, parang wala ng contentment sa sarili mo na hindi mo namamalayan. And then, kasi dati, naalala ko, nung dito pa kami nakatira, may mga vlog kasi ako dati na pinapanood ko na may mga butas sa likod, parang wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Parang, alam mo yun, parang pag tinitingnan ko siya, saka ko lang nakikita na, uy, may butas pala dun sa likod, hindi ko na malayan. Kasi dati wala talaga akong pakialam. And gusto kong mabalik yun, na parang hindi ka lagi nagkikare sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kasi parang parang nagiging natural ka lang sa kung ano yung kung ano ka, 'di ba? So yun yung realization ko. Naging materialistic ako. And actually marami kami mga gamit doon sa kabilang bahay na hindi talaga namin dinala, na akala ko kailangan ko sila. Pero hindi pala, no? Ito lang pala. Pwede na kaming mabuhay. So siguro contentment is the key. Diba? PM is the key. So, number four, happy. Happy naman ako dun sa nirerentahan namin. Pero, parang, kasi growing up, ako lang talaga mag-isa. Kaya, sobra akong introvert. Yeah, talagang mahihain ako. Sa totoo lang. And, sanay ako na, parang, hindi ako sanay sa maraming tao. Eh, dito kasi, sa kanila ni Papa, marami kasi sila magkakapatid. At saka dito din sa ano, mga kapitbahay, marami kasing ano dito, tao, ganyan. And, na-realize ko, masaya pala. Masaya yung marami kayo. And, na-realize ko lang siya na ano, kasi pumupunta kami dito every Saturday lang. And masaya na ako kasi maraming mga nakakausap ako, mga kapatid niya, ganyan. So, syempre, ngayon, araw-araw ko na sila nakakausap. And kasi doon sa, ano, wala talaga akong nakakausap, si Papa lang, si Hagrid, ganyan. Pero dito kasi iba. Masaya siya. And, nakaseparate pa rin naman kami yung mga gamit namin, yung mga ano. Pero sa, yun. Tapos, ano pa ba? So yun yung aking mga gusto i-share sa inyo guys. And hindi ko alam kung hanggang kailan kami dito, kasi sabi ko nga kay Papa, ayoko na magplano, gusto kong si God na yung magsabi sa amin na parang bubulong ako, ready na, ganyan. Pero yung pag ano namin dito, yung pagbalik namin dito, baon-baon ko yung mga lessons na natutunan ko along the way nung umalis kami dito. So, hindi na ako yung dating ako na parang ako pa rin naman to, pero mas may alam na ako ngayon compare dati sa nung ano, kasi parang nagmamature ka din talaga pag alam mo yung nagsarili kayo. And na-realize ko na parang hindi ko yung sasabihin ko. Ang medyo sabihin. So, yun. So,
So baka itanong nyo bakit hindi ko pagandahin yung kwarto kanyan. Hindi kasi, ito kasi guys, by June or July, i-renovate talaga kasi itong bahay. So first time na magre-renovate sila ng bahay, yung aking father-in-law. So ipaparenovate niya to, ito, gigibain to lahat. And then, lahat ng kwarto, lahat ng anak niya, kasi ano sila eh, lima ba sila? Yeah, parang lima sila. So lahat ng lima, merong space dito sa bahay. So, yun yung mangyayari. So ngayon, dahil nandito kami, so yung magiging space namin, yung titirhan namin. Kasi lahat sila lalagyan ng space dito. And maliit lang naman din to eh, pero parang iano lang, parang tingnan natin kung ano yung mangyayari. Kaya hindi ko ginagalaw yung ano, kasi syempre sisirain lang din naman to. So yun, so yun lang guys, so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And I know I'm not just sharing na basta lang kami lumipat dito. Nasi-share ko din sa inyo yung mga natutunan ko along the way, diba? So masarap pala maging simpleng ganito, pero hindi naman ganitong simple na wala tayong pera. Maganda yung ganito, simple tapos may pera ka, diba? May ipon ka, may savings ka, yun din yung importante. And dito medyo relax kami, medyo relax, hindi kami laging ano, alam mo yung laging nagmamadali, alam mo yun. Dito medyo relax, kaya masaya ako na sa desisyon namin ito. And maybe tama si God na lumipat muna dito for the meantime. And wala muna akong ilalatag sa inyo na plano, kasi si God na yung ipapaplano ko, kasi alam ko marami siyang plans for us. Ang amin lang gagawin is work hard, save more, SM ba ito? Mag-ipon ng mabuti para sa kinabukasan ng aming anak, at saka be contented kung ano yung meron ka. So yun, so I hope you guys enjoy, and please don't forget to subscribe, and see you in my next video. Bye.